Naalala mo pa ba kung paano tayo unang nagkakilala? Uy, Tol, balita ako. Hindi ka pa nagkakaroon, jowa. Ano ba yan, Tol? Oo nga, nakalima na. Tapos ikaw kahit isa wala pa. Pag ako nagkaroon ng jowa, uyo kayo sa akin. We. Joke lang, uy. Malapit na pala ako. Sige na. Hello, Ma? Oh, nasaan ka na? Pauwi ka na ba? Oo, Ma. Pauwi na din ako. Bibili lang din ako ng makakain. Tapos uuwi na din. Okay, sige. Mag-iingat ka, ha? Okay, Ma. I love you. Ate, nahulog pala yung panyo nyo kanina. Ay hala, kanina ko pa hinahanap. Thank you, ah. Ah, wala yun. Malit na bagay. Ah, Paul nga pala. I'm Marie. The way to be, I'm here, no fear. Uy! Oh, wait, nandito ka pa. Di ba kanina patapos yung klase mo? Hinihintay kasi kita eh. Ha? Huh? Bakit naman? Eh, wala ka bang ipang gagawin? Aayain sana kita mag-arcade eh. Sige, G lang naman ako. So, tara na. Yung araw na naglaro tayo sa arcade, yun yung unang bonding natin. Di ko ma-explain kung gaano kasaya nung mga times na yun. Nakalimutan ko panandalian yung iba kong mga problema. Para bang tumigil yung oras kapag kasama ka. Sabi ko sa sarili ko, sana wag nang matapos to. Sana ganun na lang tayo kasaya palagi. Araw-araw, ganun lang din routine ko. Lagi kitang hinihintay after ng class mo. Lagi rin kitang inaaya kung saan tayo unang nagkita. Gusto pa kasi kita makasama ng matagal. Hindi kasi kumpleto ang araw ko kapag hindi kita nakikita. Naalala ko rin noon, pumunta rin pala tayo ulit doon sa kinakainan natin lagi. Nilibre pa nga kita noon eh. Wala lang, hindi ko rin alam ba't kita nilibre nung time na yun. Na-hypnotize lang din siguro ako sa kagandahan mo. Dahil doon, mas nakilala pa kita ng lubusan. At di ko na nakayanan pang pigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Uy, pasok ka muna. Pakilala kita kay Mama. Hala, biglaan naman ata. Kinakabahan tuloy ako. Ba't ka naman kinakabahan dyan? Tsaka huwag ka matakot kay Mama. Mabait yun. Tara na. Ma,
Oh, anak, andito ka na pala. Ay, ma. Si Paul nga po pala. Kaibigan Hello ko. Hello po, tita. Aba, ang gwapo naman ito, anak. O, sige na. At maupo muna kayo dyan. At ipaghahanda kayo, ha? O, sige, ma. Uy, Paul. Sandali lang, ha. Mabibihis lang ako. O, sige. O, Paul. Magtubig ka muna, iho. Ay, nag-abala pa po kayo, tita. Magkaklase ba kayo ni Marie? Ay, hindi po. Magka-school meet lang po kami. Pero, di po kami same ng course. Nilaligawan mo ba? Ay, nako. Ikaw, ha? Naalala ko tuloy boyfriend niyang dati na si Dan. O siya, maiwan mo na kita dyan, ha? Okay po. Nagulat ako nung may naging boyfriend ka na raw, sabi ng nanay mo. Di mo naman kasi sinabi na nagka-boyfriend ka na pala. Between me and you, there's an ocean between our love. If I'm telling the truth, what am I to sail away? Cause I don't know where you've been lately. When times have changed, the world's gone crazy. Yeah, I got a secret, I hope you can keep it. You know that. Hoy, thank you pala. Pinapasok mo pa ako sa inyo. Baliw ka ba? Siyempre mahalaga ka sa akin. Di ka naman others. O siya, una na ako. Sige, ingat. Nung gabing umuwi ako galing sa inyo, di ko pa rin malimutan yung sinabi ng mama mo na nagka-boyfriend ka na pala. Nung umuwi ako sa amin, hindi ako mapakali. Ewan ko rin kung bakit. Kaya nung kinaumagahan, hindi ko rin maiwasang tanungin ka about sa ex mo. Nagka-BF ka na pala? Paano mo nalaman? Nabanggit sa akin ni tita na nagka-BF ka na daw. Nagkakatanda ko, dyan yung pangalan eh. Ay, si mama talaga. Kahit kailan ang daldal. Ano kasi yun? Matagal-tagal na rin. Mga 2 years na rin. Lagi na lang kami hindi magkaintindihan. Dami din kasing hindi magandang nangyari. Kaya kahit mahal namin yung isa't isa, napagdesisyonan na lang namin na tapusin na lang kung ano meron sa amin. Uy! Natahimik ka na dyan! Tara na nga! Tara! Lagi kitang hinihintay noon sa labas ng eskwelahan. Araw-araw akong nandoon para lang masilayan at makasabay ka sa pag-uwi. Dahil doon, mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Nakasanayan ko ng gawin ito araw-araw, ang paghintay sa'yo sa labas ng eskwelahan. Mas pinili ko na ikaw na lang ang makasama ko kaysa sa iba kong mga kaibigan. Nung araw na yun, sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko nang aminin sa'yo ang aking nararamdaman. Pero di ko din alam sa sarili ko. Natutorpe ako kapag kasama kita. Kaya humalap lang ako ng tamang tiyempo para umamin sa'yo. Maraming pagkakataon na ang aking napalagpas para aminin ang aking nararamdaman. Ngunit mas pinili ko na lamang ito itago sa aking sarili. Kada araw na magkasama tayo, walang dull moments. Kasi sinasabayan mo lang din trip ko. Ang saya ko kasi nakahanap ako ng taong kapareho ko. Madalas tayong magkasundo sa iba't ibang mga bagay. Kung ano yung mga hilig ko, hilig mo rin. Siguro tinadhana talaga tayo sa isa't isa. Naalala mo rin ba nung mga panahon na nadadown ka sa ibang mga bagay? Ako rin lagi dumadamay sa'yo. Hinahayaan lang din kitang umiyak at maglabas ng nararamdaman mo sa'kin. Pero naisip ko ulit, wala pa lang tayo nun. Pero masaya na ako kasi kahit pa paano nakasama kita. Kaya nga nung time na yun, nagdadalawang isip rin ako kung aamin ba ako o hindi. Kasi baka kapag sinabi ko yung totoong nararamdaman ko, baka layuan mo lang din ako. Pero mas nangingibabaw sa akin nung time na yun, yung kagustuhan na umamin sa'yo. Hindi ko na lang inisip yung mga what ifs. Kasi pinakita mo rin na parang gusto mo rin ako.
Yung mga sumunod na araw, di na rin tayo masyadong nagkasama. Busy ka na rin kasi sa exam. Naiintindihan naman kita nung mga time na yun. Kaya iniwanan na lang kita ng mga messages para kahit papaano, ma-cheer up kita. Lumipas ang ilang linggo, natapos ka na rin sa exam mo. Nag-chat ka sa akin nun na nakapasa ka. Sakto birthday mo na rin nun. Naalala ko nun, nag-ayos pa ako ng todo kasi plano kong surprisahin ka sa inyo. Naisip ko nun na yun na rin yung magandang pagkakataon para sabihin sa iyo yung nararamdaman ko. Hello, Marie. Labas ka. Ha? Saan? Nandito ako sa labas. Uy! Baliw ka? Ba't nandito ka? Uy! Ano yan? Para saan yan? Birthday mo ngayon. By the way, congrats nga pala sa exam mo. Uy, salamat ah. Thank you. Ay, sa sobrang kabisihan ko, nakalimutan ko na din pati birthday ko. O, siya, pasok. Pasok tayo sa loob. Pasok muna. Ito pala yung gift ko. Nasaan si tita? Ay, wala siya. May pinuntahan siya. Sige, lagay ko muna dun ah. Uy, esensya na ah. Wala akong mapapakain sa'yo eh. Wala kasi akong handa eh. Nako, okay lang. Kamusta pala exam mo? Mahirap ba? Ayun nga. Sobrang hirap. Hindi ko nga akalain na makakapasa ako eh. Nako, ikaw pa. Feel ko nga una pa lang makakapasa ka dun eh. Eh di wow. Pero thank you sa pa-surprise mo kanina. Nako, wala yun. Marie, may gusto pala akong sabihin sa'yo. Ano yun? Naghahanap lang kasi ako ng magandang timing. Sana after nito, hindi magbago tingin mo sa'kin. Ano ba yung sasabihin mo? Matagal-tagal na tayong magkaibigan. Araw-araw. Hindi ko napapansin na nahuhulog na pala ako sa'yo. Gusto ko lang sabihin na gusto kita, Marie. Mahal kita. Higit pa sa magkaibigan. Ay, Paul! Nandito na pala si Dan. Dan, si Paul nga pala. Close friend ko nung college. Paul, Dan, boyfriend ko. Nagkita kasi kami ni Paul unexpectedly. Habang nag-iintay. Kaya nagkwentuhan muna kami. Sorry, medyo natagalan ako ha. Matraffic kasi ngayon at hirap ngayon maghanap ng parking. So, tara na? Tara na. Paul, una na kami ah. Paul, una na kami. O sige, ingat kayo ah. Stay strong sa inyong dalawa. Ingat, Paul. Kahit di man tayo nagkatuluyan, Marie, andito pa rin akong umiibig sa iyo ng palihim. Ang sakit mong tanggapin na nahulog ako sa iyo, pero di ka naman pala mapapa sa akin. Pero anong magagawa ko? Siya pa rin yung pinili mo. Di ko naman pwedeng ipilit ang sarili ko sa iyo. Mahal kita, kaya susuportahan ko na lang din kung ano ang nakakapagpasaya sa'yo. Simula nung makilala kita, parang hindi ko na kayang magmahal pa ng iba. Kaya kung maitatadha naman sa akin, sana ikaw na lang yun. Kahit malabo na.